Hello everyone! Dahil dumadami ang mga nag-inquire about Poland, gagawa ako ng video dahil yung video natin sa Wild Magenta ay hindi muna napapanood ngayon dahil suspension ng ating page. Dito sa Hong Kong marami nag-inquire about Poland. Daming message dito sa inbox ko. So dito muna tayo sa edad papuntang Poland. Ang edad dapat, pag ikaw ay nasa abroad pa, ay dapat hanggang 55 po. Pag ikaw naman ay nasa Pilipinas, hanggang 50. Pag ikaw ay nasa Pilipinas, first timer kang mag-abroad, dapat meron kang experience about factory and dapat makagawa ka ng certificate po pag ikaw ay nasa Pilipinas para mas madali po sa inyo. Dito naman tayo sa magastos po. Ang magastos po pag ikaw ay nasa Pilipinas ay umaabot po, yung mga nakaalis natin dyan ay umaabot po hanggang 350,000 and up pa. Dito naman sa ibang bansa, nasa 3,600 USD. 3,600 USD kung saan kayong bansa, ay i-convert nyo na lang. Pag dito naman sa Hong Kong, ay nasa less than 30,000 HKD po siya. Mas mababa siya pag nasa ibang bansa tayo kasi mas mataas ang palitan ng mga ibang bansa and may work po tayong ma-sustain natin yung application natin. Dahil pag sa Pilipinas, ang hirap po bitawan ng pera. Kasi ang laki na nun ha, pwede na pang business, pwede na pang tayo ng bahay. Pero marami tayong umaalis dyan sa Pilipinas dahil nangangarap sila pumunta sa ibang bansa at pumunta pa sa hindi lang Poland ang gusto nilang puntahan. So ano ba ang work sa Poland? More on factory po ang sa Poland. Dati factory lang talaga pero nagkaroon po sila ng mga housekeeping. So factory ng chicken factory, sausage factory, meat process factory and duck factory. Meron din silang as a farm, tomato farm, warehouse, harvest or planting. Sa hotel naman, housekeeping, waiter, waitress, cleaner, cook and chief cook po ang pwede doon sa Poland po. Kahit po anong kayo, female or male, kahit anong kasarian ay pwede po kayo basta malakas and walang sakit po. And kaya nyo po ang lamig sa Poland kasi nag-i-snow po ang Poland ha. And ito po yung masasabi ko sa inyo. Marami nagsasabi na malaki. Pero alam nyo po, wala po namang kasing libreng papunta doon. Maraming sabi-sabi pero wala namang po talaga na saan po ang libreng papunta doon. Itong kung saan kami nagre-refer, legit po siya dahil nakaalis po lahat ng mga pinapaalis. Maliban po sa doon sa mga hindi pa, yung mga bagong process pa lang ha. Kasi nga ang Poland, hindi po siya basta-basta, aalis ako after 3 months. Hindi po ganyan kasi long process po ang Poland. Like sa ate ko, umabot siya ng 9 months kasi mahaba po ang proseso. Pero yung mga nakaalis natin, like sa Kuwait ba yun yung babae? Nakalimutan ko pangalan niya. 6 months lang siya. Pero yung sa natin, umaabot ng 7 months to 8 months ata yung sa LPDU. Basta hindi siya umaabot ng 1 year yung nasa Pilipinas natin. Pag dito naman sa Hong Kong, medyo mabagal ang process dito sa Hong Kong kasi yung visa nga, siya, niraraffle sa sobrang dami ng applicant. Pero pag kayo ay nasa labas po ng Hong Kong, like ibang bansa, mas madali po ang process sa inyo. And hindi po kami namimilit na mag-apply sa amin ha. Kami po ay nag-share lang ng information kasi yun po yung napagdaanan ng mga applicant na nandoon na po sa Poland. Ito lang masasabi ko, kung Poland lang talaga ang tumbok nyo, huwag po kayong pumunta na ng Poland, lalo na dito sa Hong Kong. Kasi okay naman ang salary dito sa Hong Kong eh. At saka, hindi, depende lang kung gusto nyo talagang umano ha. Kasi yung Poland kasi, hindi naman siya ganun kaano. Kung trabaho lang talaga. Kasi nga, laging may overtime. Depende sa company kung may laging overtime ha. Ang karamihan lang kasi doon, pumupunta ang Poland, or mas maganda pag pumunta ka ng Poland kung may ibang bansa po kayong ibang puntahan. Like sa ate ko, pumupunta siya ng Paris. So mas malaki ang income niya kaysa Poland. So yun po yung maaano doon. Pwede kayong pumunta sa bansa na pwede gagamitin ang visa nyo. So yun po, kung may pangarap po, gawin nyo na hanggang bata pa kayo, hanggang kaya pa ng edad at hanggang kaya pa ng tuhod natin maghanap buhay. Yun po, wag nating
Yung iba naman, huwag natin pilitin kung hindi pa natin kaya. Pwede kayo mag-apply dito sa Hong Kong or sa mas madali na bansa and doon nyo iipunin or mag-iipon kayo ng pang-process doon sa malaki. Katulad ng mga ibang applicant na sa Canada, na sa ibang bansa, ganun po. Huwag natin biglain kasi may mga bagay talaga na hindi pa natin kaya. Dapat step by step tayo sa ating pangarap. Yun po!